Oh. So, gano'ng katagal kayong naging mag-on? 1 year and 3 months po. 1 year, patagal-tagal. True. Pag naka-isang taon ka ngayon, parang ano na, accomplishment na yun. Yes. Pero ilan buwan ni ligawan? Almost 4 months, 4 months po. 4 months. Yes. Saan ba kayo nagkakilala? Sa dating app po. Dating app? Yes. Anong dating app? Bumble po. Ay, yan na yata yung bagong uso, no? Yung Bumble. Yeah, pero may Tinder pa din naman. Pero marami rin nagbabumble. So, sa Bumble kayo nagkita. Ba't kayo nagbabumble at that time? Pandemic po kasi that time. Nung bored ka? Yes po. Sobrang bored. So, naghahanap po ako ng bagong makakausap or So, kung pandemic yun, paano kayo nagkita? After how long? After 4 months po. Sinurprise po niya ako sa bahay. Kinutsaba po niya yung parents ko. Bali, una ko pong chinat yung parents niya. Oh, talaga, tol? Paano mo nalaman na ang parents niya? Bali, yung parents niya, ayun, una kong chinat. Then, ayun, sinurprise ko siya. Ayun. Buti pinayagang kang dumalaw sa bahay niya ng pandemic. Opo. Kumbaga, parang respeto na lang po sa parents. Gusto kasi ng parents niya yun eh, na i-surprise. Kasi matagal na siyang gusto i-surprise. So, nagkutsaba sila. Alam mo kung ano yung surprise? Ano? Pinalayas siya. Lumayas ka. Oh, surprise naman. Isang malaking surprise. So, ikaw, ba't ka naman nagbabumble at that time? Wala lang po. Naghahanap lang po din ako ng makakausap. Maraming Hindi ko kasi alam yung Bumble, yung Tinder yung natry ko dati. Parang sinaswipe din yun? Yes, sinaswipe din yes, po siya. Oh, tapos marami ka nakakamatch, Xander. Bali, oo po. Marami po nakakamatch. Pero isang babae lang po yung tumibok sa puso ko. Hindi si Maril po. Ganyan! Grabe na ba yung tawa niya na? Isang babae lang doon. Siyempre, proud eh. Oo, ikaw lang daw nakapagpatibok sa puso niya. So, naging mag-jowa na kayo. Best moment ng pagiging mag-boyfriend-girlfriend niyo, Mariel? I think yung best moment po na naging mag-boyfriend kami is yung nagkaroon po ako ng someone to guide me. Kasi pandemic po during those times. So, wala kang Diyos nung mga panahon ngayon. You have no one to guide. Wala siyang relihiyo, wala siyang Diyos. Parents. Iba po kasi kapag partner po, di ba? Like, everyday mo po talaga sila makakausap. Hindi ka mahiya na magsabi. Ano yung someone to guide you saan? Bata pa po kasi ako. Noon 18 pa lang po ako that time. Pa-adult pa lang po ako. So, where are your parents? Nandun po sa bahay. Hindi ba sila mag-guide sa'yo? Oo, hindi ba sila mag-guide sa'yo? Iba pa din po kasi yung pag-partner mo po talaga. Tour guide ba siya? Tour guide po. Kaya ka sabi mo. You mean guiding in a romantic love sense? Yes po, ganun po. Kasi ang parents will always be there to guide you for anything. First boyfriend mo ba si Xander? Second po. Nawala yung una mong guide, kumuha ka ng palibagong guide. Gano'n ka ba kaligaw ng mga panahon na yan? At palit-palit ka na nag-guide sa'yo. At saka saan mo ba talaga sumapunta? Bakit kayo anong guide? Guide sa pagmamahal? Bakit kailangan ng guide sa pagmamahal? Oo, hindi na ibang tao. Hindi naman po totally sa pagmamahal lang po. Iba po kasi yung sa buhay? Opo. Iba po kasi yung pag may partner ka po talaga, di ba? Kasi pag sa parents po, hindi naman po lahat masasabi mo, hindi lahat ma-open mo. Pero pag yung may partner ka po na best friend mo din, masasabi mo po sa kanya lahat. So, yun yung best part. Nagkaroon siya ng partner best at the same time, best friend pa niya. Hindi lang harot-harot, kilig-kilig, di ba? Nagkaroon siya ng matalik na kaibigan. Nagkaroon ka ng kakampi. Yes, alam mo, yun ang maganda. Pag yung jowa mo talaga, pakiramdam mo, may kakampi ka. Di ba? Sa lahat ng pagkakataon, yung hindi ka laging kakampihan, yung kakampi ka, pero ano ka rin. I get it. Yeah. Yeah. Grabe. Nakabasa.